Ngayong gabi, nakaambang pagtaas ng kontribusyon sa PhilHealth ngayong taon. Pinasuspid ni Pangulong Bongbong Marcos. Flight delays dulot ng aberya sa air traffic system ng Kaap kahapon, asahang magpapatuloy sa mga darating na araw ayon sa airline companies. Presyo ng sibuyas sa ilang palengke bumaba, pero presyo ng produktong petrolyo magtataas simula bukas. Sa kasagsagan ng pagsalubong sa bagong taon, 9 taong gulang na babae sa Ilocos Sur tinamaan ng ligaw na bala. Kompetisyon sa pagbuo ng building blocks sa Egypt, may makabuluhang misyon. At Voltus 5 mega trailer, pinusuan at nagpabilib worldwide. Nalubog sa baha ang 3 tulay sa Isabela, ang Bacolod, Santa Maria, Cabagan at Cabagan Santo Tomas Overflow Bridge. Ilang maisan din malapit sa Cagayan River ang binaha. Dinala na ng mga magsaka ang kanilang mga alagang hayop sa ligtas na lugar. Hindi rin po madaanan ang ilang tulay at mga kalsada sa Tugigaraw, Cagayan dahil sa pag-apaw ng mga ilog. Ang pag-uulan sa Northern Luzon ay dahil sa amihan at shear line. Igan, hindi mo natuloy ang nakatagdang pagtaas ng binabayarang kontribusyon ng mga miyembro ng PhilHealth ngayong 2023. Ayon kay Executive Secretary Lucas Besamin, utos yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa pinadalang memo ng Malacanang sa Health Department at PhilHealth, suspendido muna ang pagtaas para makaalalay sa mga miyembro ng PhilHealth habang bumabangon pa sa mga epekto ng COVID-19 pandemic. Alinsunod sa Universal Healthcare Act, magtataas dapat ngayong taon ang premium rate mula 4% hanggang 4.5%. Ibig po sabihin, kung kumikita ng 10,000 pesos kada buwan, ang dating 400 pesos na kontribusyon magiging 450 na o dagdag na 50 pesos. Paghahatian sana ng employer at ng employee ang dagdag singil sa PhilHealth contribution. At itataas din dapat ang income ceiling sa 90,000 pesos mula 80,000 pesos. Sa kabila ng mga paalala, ilang insidente pa rin ng walang habas na pagpapaputok ng baril ang naitala ng PNP sa pagsalubong sa 2023. Sa Ilocos Sur, isang batang babae ang nabiktima ng indiscriminate firing. Ang ligaw na bala tumagos sa kanyang daliri sa paa. Ating saksihan. Ang masesa ng pagsalubong ng pamilya Friala sa bagong taon itong weekend, napalitan ng pangamba't pag-aalala. Ang kaalakasin nilang 9 taong gulang, tinamaan ng ligaw na bala. May naramdaman na po ako sa ano ko, sa paa ko po. Meron na pong sugat na kami, madami na pong dugo. Tumagos daw ang bala sa isang daliri niya sa paa. Mabuti nilang daw at walang tinamaang buto. Sa pagsisiyasat ng San Juan Police, nakitang butas ang bubong ng tindahan at isang hinihinalang bala ng 9mm caliber ang natagpuan nila sa sahig. Inaalam pa raw nila kung sino ang nasa likod ng insidente. Bali, sinabay sa putukan ng firecrackers. Kaya hindi narinig yung putok. Nalaman na lang nung umiiyak yung bata na may sugat na. According sa SOCO, yung sa trajectory examination nila, yung bala na tumagos sa bubong galing ng northwest. Sa Abra, dalawa ang naitalang biktima ng ligaw na bala. Inaalam pa kung sino ang nagpaputok ng baril. Direktiba naman ito ng ating regional director, within 72 hours ay mabigyan ng ma-identify kung sino man itong nagpaputok. Sa monitoring ng PNP, 3 ang naitalang insidente ng indiscriminate firing sa salubong 2023. Sa barangay 753 at 754 naman sa Malate, Maynila, pinaghahanap na ng mga pulis ang isang lalaking nagpaputok umano ng baril bandang alas 3 na madaling araw kahapon. Bakas pa sa pader ang hindi bababa sa 7 tama umano ng mga bala. Ayon sa ulat ng Manila Police District, bigla na lang nagpaputok ang hindi muna pinangalan ng suspect matapos daw nakalitan ang kanyang kinakasama. Mayroong away yung kalitin partner nitong suspect na pinagbabaril daw yung pader, sir. LQ pala ang naging ugat nito, sir. Tumakas po ito, sir, kasi bintit yung baril. Isang babaeng senior citizen na nataong nasa lugar noon ang tinamaan ng bala sa hita. Agad naman siyang naisugod sa ospital
at nagpapagaling na. Akala niya may bumato daw sa kanya. Tapos yung maya-maya, may sakit na, nakita niya may tagas na ng dugo, yung kanang hita niya, sir. Inihahanda na ang reklamong isasampa laban sa suspect na patuloy pa rin tinutugis. Para sa GM Integrated News, Oscar Oida ang inyong saksi. Gumugulong na ang recovery flights kasunod ng shutdown ng Philippine Airspace kahapon. Pero abiso ng mga airline company, asahan pa rin pagka-delay ng mga flight na resulta na nangyaring aberya. Saksi live si Nico Wahe. Nico. Igan, marami pa ring pasahero rito sa NAIA ang stranded at hindi nakauwi sa kanilang mga probinsya matapos magkaroon ng technical glitch ng air traffic system ng KAAP. Ang iba, hindi na nagawang magdiwang ng bagong taon kasama ang kanilang mga pamilya. White sand beach na sana ng Cebu ang natatanaw ng magkakaibigang foreigner na ito. Pero hanggang ngayon, mga gusali pa rin ng Maynila ang nakikita nila. Naabutan namin sila naghihintay sa labas ng NAIA Terminal 3. They emailed us, it's delayed to 9:30, then delayed to 10:30. The last time it was like delayed to 11:30. Galing silang Saudi Arabia, hihintayin na lang daw nilang abiso. Bit-bit naman ang kanika nila mga bagahe, umaasa ang mga OFW na ito galing Dammam, Saudi Arabia na makakauwi na sila sa kanila mga pamilya. Si Rodelia hindi raw makakalimutan na nangyari sa kanila mula kahapon. Pababa na raw sana sila ng Maynila kahapon pero hindi makalanding ang kanilang eroplano. Na-stranded kami ng ilang oras sa loob ng plane kasi ano daw, sira daw dito po yung ano. Tapos yun, nadaanan namin yung gutom, hirap, pagod. Imbes na lumanding sa Pilipinas at magdiwang ng bagong taon kasama ang pamilya, sa Thailand sila pansamantalang ibinaba. Ngayon, umaasa siyang makakauwi na ng Uzamis. Ang kaso... Nagparibo pa po kami ng ticket namin ulit. Hindi ba namin alam kung kailan nga yung flight namin ulit ngayon. Kanina sana, alas 5. Yun. Tapos hindi nakarating. Connecting flight nga rin daw ang ibinigay sa kanya. Bababa pa ng Cebu sakali lipad pa Uzamis. Hinahanap na raw siya ng kanyang pamilya. Nagwo-worry na nga sila kasi saan daw. Nagtatanong na. Si Anipe, hindi raw ito ang unang beses na naranasan na madelay ang flight, pero ito raw ang pinakagrabe. Puyat, gutom, wala pang kain, walang tulog. So ngayon, mahirap. Mas mahirap ngayon kaysa before. Kasi stranded kami. Sana raw makauwi na siya ng Davao ngayong araw. Bukod sa kanila, marami pang pasahero naghihintay ng kanilang mga flight. Ang iba, kanya-kanyang upo sa departure area ng Terminal 3. 6,000 pasahero ang naapektuhan ng technical glitch ng air traffic system ng Civil Aviation Authority o KAAP kahapon. At abiso ng mga airline, asahan pa rin ang delay sa ilang flight sa mga susunod na araw dahil sa domino effect ng nangyaring aberya. To manage the expectations of all our passengers, kung may flight po kayo ngayon at wala namang abiso regarding cancellations, please expect flight delays. Binibigay pa rin natin sa mga pasahero natin more than above doon sa tinatalaga ng Air Passenger Bill of Rights. So binigyan natin sila ng pagkakataon or binigyan natin sila ng option to either i-rebook yung kanilang flight sa pinakamalapit na schedule or i-transfer na lang or i-convert na lang to credit account yung kanilang mga flight. Pwede pong mag-refund yung mga apektado ng mga canceled flight. For flights until January 3, kahit hindi po canceled ang flight nyo, pwede po muna kayong mag-rebook at saka mag-travel fund. Inaabisuhan na rin ng airline companies sa mga apektadong pasahero na mag-monitor muna ng kanilang flight status online bago pumunta sa paliparan. May hiling na rin ang Department of Transportation sa airline companies para mas mapabilis ang recovery flights. Sabi namin sa mga airline, kung po pwede, mag-operate sila ng mga additional flight or mag-upgrade sila ng mga aircraft. Gawin nilang mas malaki, mas maraming seats para ma-accommodate natin ang mas maraming pasahero. Ayon sa Air Passenger Bill of Rights, kung makakansila ang flight bunsod ng force majeure o hindi inaasahang pangyayari tulad ng sakuna at infrastructure failures, may karapatan ng pasahero na mabawi ng buo ang kanyang ibinayad ng pasahe. Pwede yung silang mag-file ng kanilang hinaing doon sa Civil Aeronautic Boards. Yung pong CAB ang mag-assess kung talagang may merit at kung magkano yung dapat compensation.
Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, 24 oras nang bukas sa mga runway sa NAIA at hindi muna magsasara ng alauna hanggang alas 3:30 ng madaling araw para sa maintenance. Igan, as of 10 p.m. ayon sa MIAA ay may 93 international flights na ang nakalapag sa lahat ng terminal ng NAIA. 100 international flights naman ang nakalipad na. 24 naman ang nakalapag ng NAIA via recovery flights. 12 naman ang nakaalis. Sa domestic flights, 163 na ang nakalapag habang 194 ang nakalipad. May 27 na domestic flight ang nakarating dito sa NAIA via recovery flight. 15 naman ang nakaalis. Live mula rito sa Pasay City para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Gustong paimbisigahan ng ilang senador ang aberya sa air traffic management system na nakaapekto sa operasyon ng lahat ng paliparan sa bansa kahapon. Pabor ang Transportation Department sa imbisigasyon, bagamat abidado silang dapat nang i-upgrade ang sistema. Saksi si Maki Pulido. Sa loob ng 5 oras kahapon mula 11 a.m. hanggang 4 p.m., walang nakalipad na eroplano sa buong Pilipinas. 361 flights, domestic at international, ang nakansela o na-divert sa airport sa ibang bansa. Ayon sa KAAP 949 kahapon, nagsimula ang problema nang biglang mawala ng electrical supply ang Communication, Navigation and Surveillance Air Traffic Management System o CNS-ATM. Ito yung teknolohiyang nagsisilbing komunikasyon at navigation ng airport power sa mga piloto. Nagbibigay ito ng computer-aided safety measures sa air traffic control at nakakapagbawas ng workload ng mga controller at mga piloto, at nakakabawas din ng human error. Nang magkaproblema sa CNS-ATM, otomatikong ginamit ang Uninterruptible Power Supply o UPS na backup power supply. Pero bandang tanghali, sabi ng KAAP, ay nag-power surge ang UPS, kaya nasira ang ibang equipment kabilang ang mga satellite. Nang pumalya ang mga satellite, tila nabulag na raw ang mga pilotong nasa himpapawid. Manual o radyo sa halip na computer ang naging komunikasyon sa mga piloto. Sabi ng KAAP, well-maintained ang kanilang air traffic system. Pero aminado silang luma na ito at may mga bahaging kailangang palitan. Naku-order at parating na raw sa first quarter ng 2023 ang spare parts. Nagipit daw sa budget ang KAAP dahil nag-turnover ng pera sa national government para magamit sa pandemic response. Nagka-delay din daw sa procurement process. Maaring isa raw ito sa sanhi ng aberya sa CNS-ATM kahapon. One factor ng breakdown, pero dasimpin na hindi gumagana yung sistema. Nagkaroon lang ho talaga ng iso tapo. 2018 ang pinasinayaan sa ilalim ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang CNS-ATM na pinondohan ng Official Development Assistance ng Japan International Cooperation Agency. Ayon kay Duterte, yun daw ang sagot sa kinakailangang upgrade sa air navigation system ng bansa. Nais paimbestigahan ng Senado ang nangyaring aberya kahapon. Ayon kay Senator Grace Poe, national security concern daw ito dahil kaligtasan ng libu-libong buhay ang nakasalalay dito. Sabi naman ni Senator Jingoy Estrada, ikasisira raw ito ng imahe ng bansa at ng turismo. Nananawagan naman si Senadora Nancy Binay sa Budget Department na maglaan ng pondo para ma-upgrade ang sistema at equipment ng ating airport. Pabor daw ang DOTR sa imbestigasyon para mapag-usapan na rin daw ang kalumaan ng air traffic management system ng Pilipinas na modelo noon pang 2010 pero nagamit lang noong 2018. Ako personally, I want it to be investigated. And we will cooperate with the Senate. Matulungan nila kami, napakita nila na kailangan pala ng talagang bagong system, no? Kailangan to end in so doing, baka tulungan nila kami makakuha ng pondo para magkaroon tayo ng bagong CNS-ATM system. Ang palasyo sinabing nagsasagawa na ng malalim na imbestigasyon ang mga kinauukulang ahensya. Pero hindi biro ang epekto ng aberya kahapon sa turismo sa Pilipinas. Sa pagtaya ng isang ekonomista, hindi raw bababa sa 100,000,000 piso ang nawala sa kita ng bansa mula sa turismo. This is a major growth driver yan going forward, yung tourism. Kasi na-lockdown sila yung isa sa pinakatinamaan noong pandemic. Mga napakaraming related na negosyo at industriya na nakasalalay din sa turismo. Yung mga link doon like transportation, syempre din also shop, then eat out, no, yung mga restaurants, di ba? Yung mga retailers na possibly affected pagka may turista. Yung supply chain ng tourism natin.
ang Department of Tourism inactivate na raw ang kanilang ground tourism personnel sa iba't ibang paliparan sa buong bansa para tulungan ang mga apektadong pasahero. Maaari raw lumapit sa DOT help desk ang mga pasahero o mag-message sa kanilang social media pages. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido ang inyong saksi. Mas maayos na po ang operasyon ng domestic at international flights sa Clark International Airport sa Pampanga. Nagsisimula na rin ang kanilang recovery flights. Mahigit 10 flights ang nakansela hanggang kanina madaling araw dahil sa naranasang technical glitch. Sa Clark International Airport, na-divert ang ilang flight na dapat palapag sa NAIA. Pinilahan pa rin po ang EDSA Bus Carousel ngayong unang Lunes ng bagong taon kahit may bayad na ang pagsakay. Malaki ang dagdag presyo sa petrolyo naman ang sasalubong sa mga motorista bukas. Saksi, si Chino Gaston. Maagang nagpa-full tank ang delivery rider na si Sandy Caballero. Para ano siya, makabawas sa ano? Gastos. Nagpa-full tank na rin ang rider na si Joshua. Nang nakalis ako, siyempre, nakaraan kasi ang mahal ng gasolina. Ngayon, kaya pinapull tank ko na. Ang taxi driver na si Arvin Garcia, 30 liters ng gasolina ang nakokonsumo kada araw sa pamamasada. Malaking kabawasan daw sa kita ang panibagong pagtataas ng presyo ng langis. 60 pesos din ho yung mawawala kung sakali. Simula kasi bukas, 2 pesos and 90 centavos ang dagdag sa kada litro ng gasolina. 2 pesos and 10 centavos naman ang dagdag sa diesel. 3 pesos and 5 centavos naman ang itataas ng presyo ng kerosene. Ang mga suki ng EDSA Bus Carousel kailangan ng bumunot sa bulsa ngayong may bayad na ang pagsakay. Mahaba nga ang pila sa ilang station kahit na special non-working day ngayong Lunes. Medyo babaan na lang yung pamasahe para hindi mabigat. Ang senior citizen na si Mang Eddie, ilang beses sa isang linggo kung bumiyahin noong may libreng sakay pa para bisitahin ang kanyang mga apo sa Cavite. Kaya apelan niya sa gobyerno. Sana may libreng sakay pa, no? Para makita-kita kami ng mga anak ko. Ang pamasahe depende na sa distansya. 15 pesos sa unang 5 kilometro, dagdag na 2 pesos and 65 centavos sa mga susunod na kilometro. Kaya halimbawa kung galing kang monumento at bababa sa PITX, 75 pesos and 50 centavos ang pamasahe mo. Quezon Avenue hanggang Ayala, 33 pesos. North Avenue hanggang Ortigas, 22 pesos and 50 centavos. May 20% pa ring discount sa mga estudyante anumang araw o oras. Ngayon mga pasahero naninibago dahil nga sa haba ng free ride. Umasa sila pa rin silang free ride pa rin. Pero may pag-asa pa nga bang maibalik ang libreng sakay? Sagot dyan ni Transportation Secretary Jaime Bautista. Ang DOTR at LTFRB ay gagawa ng programa kung paano madidistribute itong 2.1 billion. Ito po yung pag-aaralan natin para naman magamit natin ng mahayos, no? 2.1 billion na sinet aside ng Kongreso at ng Senate para sa contract service program natin. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Good news naman tayo, bagya pong bumaba ang presyo ng gulay sa ilang pamilihan at kabilang na riyan ang sibuyas. Saksi si Tina Pangadiban Perez. 430 pesos kada kilo ang kuha sa sibuyas ng onion vendor na si Melody sa mga sakahan. Diretso po kami yung bumili sa partners. Kaya mas mura na kaysa sa record high na 700 pesos niya itong naibebenta. Bakit po hindi isang kilo na lang? Ito lang kaya. Sa kantin po to. Ngayong 2023, nagbago na ang presyo ng sibuyas. Noong Sabado, huling araw ng 2022, ito, 500 pesos kada kilo pa. Pero kahapon, bumaba na ito sa 450 pesos kada kilo. Pero ang ilan nagtitinda sa Kamuning Market, hindi pa rin nagbabago ng presyo. 600 pa rin kasi ano eh. Kanina umaga kasi 600 pa po. Eh ngayon, mababa yung Pacquiao. Pagka bukas po eh bumaba, bababa din po namin. Alam na nilang mahal eh. Pero kung bumili ang mamimili, dalawang peraso, isa. Kasi ang isang peraso, mahal. Nung Pasko, ganun din ang presya namin eh. Hindi naman kami kasi nakakaawa din yung malang mamimili, yung malang pambili. Umaaray pa rin ang maraming mamimili sa presyo ng sibuyas ngayon. Ang ganito kaliit, 25 pesos ang isa. No choice. Ilang araw na akong puro prito ang ulam para walang sibuyas.
hindi na daw kami bibili ng sibuyas kasi daw mahal. Kaya ayun, bawang na lang. Bawang na lang yung ginigisa. Bumaba naman ang presyo ng iba pang gulay. Ang kamatis mula sa 90 pesos kada kilo kahapon, 70 pesos na ngayon. Ang repolyo mula sa 100 kahapon, 90 na ngayon. Ang carrots naman mula sa 90 kahapon, 70 na ngayon. Ang bawang at luya naman, hindi nagbago ang presyong 80 pesos kada kilo. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez ang inyong saksi. Kalaboso sa magkasunod na operasyon ng 6 na suspect na illegal na pagbebenta ng iba't ibang uri ng endangered na ibon. Saksi si Emil Sumangil. Tatlo pala to, sir. Tatlong tao. Sakay ng pedicab ang tatlong suspect na ito nang makipagkita sa undercover police officer sa Tondo, Maynila para magbenta ng Indian ringneck parrot. Nang maisara ang transaksyon, nilalagay na ata, sir. Isinakay na ang kulungan sa pickup at nang magabot na ng bayad, inaresto na ang isa. Uy, tinatakbo ah. Habang ang dalawa nakatakbot na katakas. Sa hiwalay na operasyon, nadakip naman sa parking lot ng isang commercial complex sa Paranaque ang seller umano ng mga mina na nakatransaksyon ng pulisya online. Yung sunod-sunod na operasyon namin during this fourth quarter ng taon na ito, marami po talaga tayong nahuli na mga wildlife trafficker. Kaya ingat na po sila, tagong-tagong. Ang style nila ngayon talaga, sir, hindi na nila nilalabas basta-basta yung kanilang mga illegal na binibenta. Sa Angulo Rizal naman, nagpanggap na rider ang pulis na nagpakilalang pipick up ng ibinebentang umbrella cockatoo ng suspect. Sa Caloocan City, nagbebenta ng scoop owl ang inoperate na mga pulis. Habang hanging parrot at mayna naman ang nailigtas sa operasyon sa Malabon at Intramuros sa Maynila. Ang mga endangered at threatened na wildlife, hindi po talaga pwedeng lagaan, ibenta. May mga wildlife po na kailangan, may kaukulang permit. Pero po, bago po sila magbenta, kailangan pa po nilang kumuha ng permit. Yung wildlife nga po natin is can be and would be carriers of the COVID-19. At alam naman po natin na yung COVID-19 is very deadly disease. Kaya sana po may pagtulungan po kayo sa PNP Maritime Group. Tumanggi ang mga suspect na magbigay ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil ang inyong saksi. Banggaan ng dalawang motorsiklo sa Mangaldan, Pangasinan, tatlo ang patay. Magkaangkas sa motorsiklong magkasintahang Gilson Yado at Lorna Joy Orap nang makasalpukan ang isa pang motorsiklo na minamaneho ni Jay Mayugba. Nasawi ang tatlo dahil sa lakas ng impact ng salpukan. Lumalabas sa investigasyon na umagaw daw ng linya si Mayugba na naging ugat ng aksidente. Mabilis talaga daw. Ako din sa witness at saka galing daw sa party. Kaya ibig sabihin, nalasing. Lalaki, natagpo ang patay sa gilid ng kalsada sa Ibaan, Batangas. Isang traffic enforcer ang nakakita sa bangkay ni Bernardo Sena sa investigasyon. Posibleng biktima ng hit and run si Sena dahil sa nakitang bali sa kanyang baywa. Nung nakita po natin si Mr. Bernardo ay nakahandusay, siya po ay may mga galo sa katawan. Na ito ay isang indikasyon na si Mr. Sena ay nasagasaan. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, ang inyong saksi. 369 ang bagong kaso ng COVID-19 ngayong araw. Pinakamababa sa loob ng 5 araw, 18 ang bagong COVID deaths. Kasunod naman ng COVID-19 surge sa China, paiigtingin ng Department of Health ang surveillance ng inbound passengers mula roon. Saksi, si Dano Tingkungko. All systems go na ang biyahe ni Pangulong Bongbong Marcos sa China bukas para sa 3 araw na state visit. Sa gitna yan ang nararanasang COVID surge doon.
Sa Wuhan, kung saan unang na-detect ang virus noong 2019, mahaba ang pila ng mga pasyente sa ospital. Mabilis daw ulit kasi ang pagkalat ng COVID doon. May sineset up na rin bagong quarantine facility. Nauna naman ng sinabi ng state media ng China na kontrolado naman umano ang COVID outbreak. Tulad ng ibang bansa, may border control measures na rin ipatutupad ang Pilipinas para sa mga manggagaling sa China. Sa memorandum ni DOHOIC Maria Rosario Vergere, paiigtingin ng surveillance sa lahat ng mga biyahero mula China, partikular sa mga magpapakita ng anumang respiratory symptoms. Palalakasin ang information dissemination sa mga biyahero at koordinasyon sa mga airport at pantalan sa posibleng pagbabalik ng testing sa mga pasaherong galing sa mga itinuturing na high alert countries. Ipinagutos din ang mahigpit na pagpapatupad sa minimum public health standards, kabilang ang pag-monitor sa hospital utilization rate at paghahanda ng mga pasilidad, kabilang ang mga ospital at telemedicine provider para sa posibleng pagdami ng mga pasyenteng may respiratory symptoms. Dating sinabi ni Vergere na hindi kailangan o nararapat na magpatupad ng travel ban sa China sa kabila ng surge doon dahil mataas naman anya ang immunization rate ng bansa at sinusunod pa rin naman ang karamihan ng minimum public health standards. Sa ngayon, unvaccinated o hindi fully vaccinated travelers lang ang hinihinga ng antigen o RT-PCR test bago makapasok sa Pilipinas. Pero nauna na rin minungkahi ni Transportation Secretary Jaime Bautista na ibalik ang mandatory COVID-19 test requirement sa mga manggagaling ng China bilang dagdag na proteksyon. Muli namang iginit ng DOH na dapat evidence at science-based ang anumang dagdag na restriction sa mga pasahero o pagbabago sa mga COVID-19 protocol ng bansa, bagay na nauna na rin sinabi ni Pangulong Marcos. Nananatili pa rin naman anilang epektibo ang kasalukuyang COVID-19 protocols ng DOH. Gayunman, ipinagutos din ng ahensya ang masusing pagsusuri sa vaccination status, mga sintomas kung meron at exposure ng mga biyahero galing China. Mahigpit din daw ipatutupad ang quarantine and isolation protocols kung kailangan. Para sa GMA Integrated News, danating ko ang inyong saksi. Dumami ang bilang ng mga nursing graduates sa Pilipinas na gustong mag-abroad at napasukan bilang caregiver ay sa Labor Department. Saksi, si JP Soriano. 2009 pa nakagraduate ang BS Nursing si Crystal. Pero dahil maliit anya ang sahod ng mga nurse sa mga private hospital, pumasok muna siyang sales accountant sa isang pharmaceutical company. Pero nais na raw niyang mag-abroad bilang nurse o kaya'y caregiver. Basta mataas anya ang sahod. Para naman makatulong naman ako sa family ko. Mabigyan ko ng magandang kinabukasan. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, dumarami raw ang mga Pilipinong nursing graduate na nag-abroad at nagtatrabaho bilang caregiver. Naging paraan daw kasi ito ng ilang Pinoy nurses para makapagtrabaho sa ibang bansa sa kasagsagan ng pandemya. So, merong supposedly cap on the number of nurses or healthcare workers na lumalabas ng bansa. Principally because nangangailangan din ng Pilipinas, especially during the last 2.5 years. Ayon sa Philippine Nurses Association, maraming Filipino nursing graduate na kumakagat na na maging caregiver sa ibang bansa gaya raw sa Amerika dahil kadalasan direct hiring o hindi na daraan sa agency. Magki-caregiver muna habang hinihintay na maipasa ang licensure exams para sa language proficiency. Triple o minsan higit pa anila ang sahod ng isang caregiver sa Amerika kumpara sa maging nurse sa Pilipinas. They are being offered almost 100,000 and up na sweldo. How much more if they will be registered nurse? Sabi ng Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated o PHAPI, hindi bababa sa 40 to 50% ang nag-resign ng mga nurse sa mga pribadong ospital sa mga nakalipas na 2 taon at kalahati. Sa ngayon, hindi raw talaga kakayanin lalo na ng mga maliliit na ospital na maitaas ang sahod ng mga nurse. There are 18,000 nurses na newly licensed na nito recently. You just hope na they try to work here and gain their experiences before they leave for abroad. Ayon sa DOLE, umaasa silang gugulong na ang mga binubuong batas na magtataas sa sahod at benepisyo ng mga nurse sa Pilipinas. Patuloy rin daw na pinagtitibay ng DOLE at ng Professional Regulation Commission o PRC ang mga probisyon para sa mga Pinoy nurse at healthcare workers.
Na-delay man daw ang licensure exam para sa nurses ng PRC. Nakakahabol na raw ito ngayon at sisikaping ma-address ang nurse shortage sa mga ospital sa Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano ang inyong saksi. Susunod na, sa ilang bahagi ng California sa Amerika nag-iwan ng makapal na putik. Yan, so, New Year plans ni birthday boy Alden Richards. Has been a year of... At ang enjoyable at makabuluhang kompetisyon ng mga bata sa Egypt. Magbabalik ka! Saksi! Are COVID-19 vaccines safe? What is climate change? Because information is crucial, we're giving you all the facts that you need. Anong mga lugar sa Pilipinas ang COVID-free? Introducing Me to Me, a weekly explainer series from GMA News and Public Affairs. Here's what you need to know. Here's what you need to know. Here's what you need to know. Watch Me to Know, available on GMA News Facebook page and our YouTube channel. Always stay updated with the latest news in the country and around the world through GMA News and Public Affairs Facebook and YouTube news feeds anytime, anywhere. Dahil wagi ang may alam. Nagdulot ng matinding baha ang malakas na pag-ulan sa Placerville City sa California sa Amerika. Pagising ng mga residente, tumambad sa kanila ang maputik na kalsada at mga debris. Inaasahang magpapatuloy ang malakas na pag-ulan hanggang sa mga susunod na araw. Nauna nang naglabas na evacuation warnings ang pamunuan ng El Dorado County, pero inalis din kinalaunan. Isang low pressure area ang binabantay ng PAGASA. Pero nasa labas pa ito ng Philippine Area of Responsibility. Huling nakita ang LPA sa layong 410 kilometers east-southeast ng Mindanao. Pero mababa raw ang tsansa na pumasok ito sa bansa o maging bagyo. Magdudulaman ang pag-ulan ng trough o extension ng LPA. Ganyan din po ang amihan na nakakaapekto sa Luzon. Base sa datos ng Metro Weather, magiging maulan ang ilang bahagi ng Luzon. Pati rin sa Metro Manila. Malalakas na ulan naman ang mararanasan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. May makabuluang misyon ang kompetisyon ng mga bata sa Egypt. Tila everybody is a winner dahil bukod sa pag-enjoy, may natutunan din sila. Daan-daan mag-aaral na edad 4 hanggang 6 ang lumako sa paligsahan na idinaos sa Grand Egyptian Museum. Gamit ang building blocks, bumuo sila ng iba't ibang strukturang mistulang renewable energy structures. Ilan sa nagawa nila ang maliliit na versyon ng wind turbines at mga sasakyang ginagamitan ng solar energy. Bukod sa pagtuturo tungkol sa renewable energy, layo ng kompetisyon na magkaroon ng mga bata ng team building at problem solving skills. Susunod na, sari-sari reaksyon sa paglabas ng Voltes 5 Legacy Mega Trailer. At ang nanunod sa lamig na tradisyon sa The Netherlands. Magbabalik ka! Saksi! Masarap ng marami ng tedeyo. Araw nung umunawain na nung driver, pagbigay sa walang-wala.
excited daw na ma-explore ni Alden Richards ang ibang larangan sa entertainment industry. Marami naman ang napa-wow sa mahigit 5 minutong mega trailer na Maltese 5 Legacy. Yan ang showbiz saksi ni Aubrey Carampel. Halos 3 million views and counting. Ganyan kabilib ang maraming fans na hindi nagpaawat sa pag-bolt in sa mega trailer ng inaabangang live action adaptation series na Maltese 5 Legacy. Umaani rin ang worldwide attention ng mega trailer na gawang Pinoy, tulad ng papuring ibinigay ng isang vlogger sa Cuba. Saludos a GMA 7 de Filipinas. Soy Adrián Velázquez Pupo y les hablo desde Cuba. Aquí todos somos muy fans de Maltese 5 y estamos muy emocionados con el estreno de este mega trailer de la serie Maltese 5 El Legado. Ang director ng live action series na si Mark Reyes, ikinatuwa ang mainit na pagtanggap sa trailer. Feeling nostalgic naman si Kapuso comedy genius Michael V nang mapanood ang trailer. Na-excite raw siya ulit na parang bumalik siya sa pagkabata. Pinuri rin niya ang production team. Mula naman sa Maria Clara at Ibarra Universe, tumawid si Kapuso drama king Dennis Trillo sa Maltese 5 bilang si Dr. Ned Armstrong, ang ama ng magkakapatid na Steve, Big Bird at Little John. Happy 31st birthday! Let's go! Ipinagdiriwang ni Kapuso Asia's multimedia star Alden Richards ang kanyang 31st birthday ngayong araw. Sa Kapuso Countdown to 2023 Gayo Dejon ong Sabado, ang buwan naman ng birthday blast ni Alden, na sinundan pa ng kanyang special birthday performance sa All Out Sundays. Ipinagpapasalamat ni Alden ang nag-uumapaw na biyayang dumating sa kanya last year. Kaya naman this 2023, ang hiling niya raw ay hindi na para sa kanyang sarili, kung hindi para naman sa mga taong nakapaligid sa kanya. Looking forward din daw si Alden na ma-explore ang other fields sa industry. Ang dami kong na-accomplish in terms of different fields. Hopefully next year, mas marami akong ma-explore na ganung bagay. Para sa GMA Integrated News, Aubrey Carampel ang inyong saksi. At yan ang mga balitang ating sinaksihan. Ako naman, Arnold Glavio. Ito ang inyong Liga ng Katotohanan. Ako po si Pia Arcangel. Hanggang bukas para sa Pilipino. Sama-sama tayong magiging saksi!